Children play sports together in parks and open spaces, we learn not only the value of fitness and healthy lifestyle, we also develop teamwork and practice significant values that we all need to keep our family together as we pursue our goals and aspirations in our day-to-day living. Good day, everyone! This is Dane, your host for today's episode. We are very excited to present to you a Sports for All program of the Philippine Sports Commission that has been going around localities for the past 9 years, benefiting about 4 million children, fathers, mothers, and grannies from the metropolis, the far-flung barrios of the country. Can you imagine how the Philippine Sports Commission continued to bring sports to rural communities and to truly make sports accessible to everyone? Tunay na mahalaga ang tungkulin ng pamilya bilang tagataguyod ng isang mapayapang lipunan. Dahil dito, siyam na taon nang umiikot ang Philippine Sports Commission sa iba't ibang lugar ng bansa upang isulong ang mahalagang mensahe na ang pamilyang sama-samang naglalaro ng kahit anong sport ay nakakatulong sa pagbuo ng matatag na relasyon at pagkakaunawaan ng bawat isa. The program we are featuring to you today is LARO’T SAYA SA PARKE! Pero, bago natin alamin kung ano ang LARO’T SAYA SA PARKE program, mag-relax at panoorin natin ang isa na namang kwento ni Commissioner Celia Kiram. Not at your best? You may be dehydrated. You need Pocari Sweat. It replaces the electrolytes you've lost and helps you perform at your best.
Be at your best with Pocari Sweat. Pocari Sweat. Thank you very much, Commissioner Kiram, for reminding us again of the importance of sports to a family. Ang pamilya ay parang isang team. Bawat isang member ay mahalaga at may mahalagang papel na dapat gampanan. I remember a line from American basketball player who played 20 seasons in the NBA, Kareem Abdul-Jabbar, that goes, "One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team." Indeed, we need a teamwork for a family to achieve its goal in life and to survive its everyday challenges. Kaya, samahan niyo na ako na alamin ang programang ito. Guys, we are going to sit down with the Philippine Sports Commission Planning Division Chief and Project Manager of LARO’T SAYA SA PARKE program, Dr. Larry Domingo, to know what's all about this LARO’T SAYA SA PARKE program. Let's go and meet him. Hi, Dr. Larry. This is Dan. You're featured here on the show to give us important information about this program. I am sure a lot of our other community leaders would be interested to partner with the Philippine Sports Commission in bringing this program to their localities. Magandang araw po, Doc Larry. Ano po ang mga legal na basihan ng LARO’T SAYA sa PARKE program? Salamat sa tanong. Ang legal na basihan ng LARO’T SAYA sa PARKE program ay ang Memorandum Circular Number 49 na inisyu ng Office of the President of the Philippines. Ang memorandum circular na ito ay nagtatakda sa mga ahensya ng gobyerno para mag-participate at suportahan ng LARO’T SAYA SA PARKE program ng Philippine Sports Commission. Pangalawang legal na basihan ng LARO’T SAYA SA PARKE program ay ang mandato ng Philippine Sports Commission, which is Republic Act 6847, specifically under Section 6. So, sa section na ito, binibigyan ng otoridad ang Philippine Sports Commission mag-create ng Sports for All and Grassroots program para sa buong bansa. Dok Larry, pakibahagi po ang mga layunin ng LARO’T SAYA sa PARKE program. Ang LARO’T SAYA sa PARKE program ay isang programa para sa pamilyang Pilipino. At ang pangkaraniwang pinagdadausan ito ay ang mga parke o plaza ng mga local government units. Ito ay dinisenyo para isang aktibidades kada Sabado at Linggo para sa pamilyang Pilipino. At pwede rin itong isang programa kung saan ang mga kabataan na nagnanais maging atleta ay pwedeng matuto sa paglalaro ng sports. Mayroong apat na layunin ng LARO’T SAYA SA PARKE program. Una-una, sports appreciation para sa edad 5 hanggang 20 taong gulang. Ito yung kabataan na pwede nating turuan ng sports. At eventually, baka ma-discover natin, no, na pwedeng maging atleta na magre-represent sa country for international competitions. Pangalawa, gusto natin magkaroon ng parang lifelong healthy habits for senior citizens. So, ini-involve din natin dito ang grupo ng senior citizens para gawing maging bahagi ang LARO’T SAYA sa kanilang umagang aktibidades kada Sabado at Linggo. Pangatlo, gusto natin magkaroon o mag-generate ng family support system kung saan ang magulang ay sinusuportahan ang kanilang mga anak sa pagpunta sa mga parke at pag-join sa mga LARO’T SAYA sa parke sports. Pang-apat, ini-involve natin dito ang community at ang local government units parang support system na rin ng mga kabataan at ng senior citizens na gustong makibahagi sa LARO’T SAYA sa parke. Hi Doc, ano po ang mga ahensya ng gobyerno ang katuwang ng Philippine Sports Commission sa pagpapalaganap ng LARO’T SAYA sa parke program? Ang LARO’T SAYA sa parke ay sinusuportahan ng iilang ahensya ng gobyerno. Isa dito ang Department of Interior and Local Government,
at ang Department of Health. Now, ang Department of Interior and Local Government, ito ang nagbibigay ng kautusan sa mga local government units na makibahagi at implementa ang LARO’T SAYA SA PARKE program. Ang Department of Health naman tumutulong sa amin sa pagbibigay ng payo kung ano yung mga nararapat na activities para sa programa at para sa mga aktibidades ng LARO’T SAYA SA PARKE program. Sa ngayon, after 9 years of implementing LARO’T SAYA SA PARKE program, meron tayong 18 local government units na ka-partner sa pag-implement ng programa. Unang-una, Luneta. Sa Luneta, unang in-implement ang LARO’T SAYA SA PARKE program. Dito, ka-partner ng Philippine Sports Commission ang Manila City. Sumunod ang Quezon City, San Juan City, Palawan City, Cabugao, Ilocos Sur, Sigay, Ilocos Sur, Tagudin, Ilocos Sur, Ilocos Sur Province, Imus City, Cavite City, para sa lugar kung saan meron tayong LARO’T SAYA SA PARKE. Ito ay kabuuan ng Luzon. Ang sumunod na lugar ay sa Visayas, kung saan ang Cebu City, Iloilo City, Bacolod City, Dumaguete City at Cipali City ang ating kapartner sa pag-implementa ng LSP. Sa Mindanao naman, ang Tagum City at ang Davao City ay ang ating mga kapartners din sa pag-implementa ng LARO’T SAYA SA PARKE program. Magandang araw po, Doc Larry. Ano po ang development framework ng LARO’T SAYA SA PARKE program? Ang development framework ng LARO’T SAYA SA PARKE program ay nakapaloob sa 6 na stages. Ang first stage ng LSP ay fun with family and friends. Sa stage na ito, nagkakaroon ng bonding ang buong pamilya at ang membro ng komunidad sa paglalaro ng sports. Ang second stage ng LSP ay sports appreciation. Sa stage na ito, ang kabataan at ang membro ng pamilya ay na-involved sa paglalaro ng sports. At ang sports ngayon na nagiging bahagi ng kanilang umaga kada Sabado at Linggo. Sa third stage, early development skills. Ito naman ay para sa mga kabataang gustong matuto ng skills, hindi lang paglalaro. Ibig sabihin nito, gusto nilang pag-aralan ng isa o dalawang sports para maging ma-develop ang skills or mastery of skills. So dito, makikita rin natin ang suporta ng pamilya sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa parke. Fourth stage, dito nagkakaroon ng sports specialization. Kung saan nagkakaroon ng focus training ang kabataan na naglalaro sa LSP. So dito sila mamimili ng sports kung saan sila mag-aaral ng skills na gusto nilang i-develop din kalaunan para gamitin sa mga competition. Panglimang stage ay training for lower level competition. So, dito na papasok yung na-develop na yung skills, may mastery of skills na, pwede na sila maglaro ngayon sa mga local or regional competitions sa base sa sports na natutunan nila at nagkaroon sila ng mastery. So, dito sa level na ito, pumapasok ng DepEd sa pamamagitan ng palarong pambansa. Pangalawa, ang Philippine Sports Commission, meron tayong Batang Pinoy Games at Philippine National Games. Dito, pwede silang makibahagi at malaman kung yung kanilang kaalaman sa sports na na-develop ay magbubunga ng magandang resulta. Okay, sixth stage, ito na yung higher level competition na kung saan yung mga nagkaroon ng magandang resulta na maging medalist ng lower level competitions which are yung palarong pambansa, Batang Pinoy, at Philippine National Games, magiging kabahagi sila na ngayon ng isang team o grupo na po pwedeng mag-represent sa international competitions.
Doc, ano po ang mga sports activities ang ino-offer ng Larot Saya sa Parke Program? Meron tayong 10 sports activities na binabahagi para sa Larot Saya sa Parke Program. Una-una, meron tayong arnis, meron tayong badminton, meron tayong chess, football, karatedo, taekwondo, volleyball, tai chi, zumba, at ang ibang mga indigenous games na pwedeng local na unique sa isang local na pamahalaan. Binibigyan din natin ng additional sports kung meron mga gustong idagdag ang local government units na gusto nila laruin sa Larot Saya sa Parke Program. Doc Larry, kung may pamahalaan po na interesado sa programang ito, ano po ang dapat nilang gawin? Unang-una, kailangan sumulat sila sa Philippine Sports Commission para ipaalam sa amin na interesado sila makibahagi sa Larot Saya sa Parke Program. So, nakapaloob sa sulat na to na meron silang sapat na resources para sa programa. Unang-una, resources, meron silang isang opisina, sports office, para tutulong sa PSC implement ang Larot Saya sa Parke Program sa kanilang lokalidad. So, pangalawa, kailangan din namin malaman kung merong isang parke na may sapat na sukat para ganapin ang Larot Saya sa Parke Program. So, parke, pwede rin siyang plaza. At ang sulat na ito ay pwede nilang ipadala sa Philippine Sports Commission sa office ni Chairman William I. Ramirez para malaman niya na interesado po ang inyong local government unit para makibahagi sa Larot Saya sa Parke Program. Maraming salamat po. Thank you very much, Doc Larry, for those valuable information. Meantime, we have some messages from LGU beneficiaries of Larot Saya. Let's watch this. Dito po sa bayan ng Pabugaw, meron pong programa ang Philippine Sports Commission na dumating dito at talaga naman pong na-appreciate ng mga kababayan namin. Dahil po sa pandemic, marami mo ang hindi nakalabas ng mga bahay nila, marami ang hindi nakita mga kaibigan nila. Pero dahil dito sa Larot Saya sa Parke na programa ng Philippine Sports Commission, nagpapasalamat po ako kay Chairman William Ramirez at umabot po dito sa bayan ng Pabugaw ang programa nito. Sa ating pong LSP Project Manager na si Sir Lauro Domingo, at sa ating pong North Luzon Project Coordinator, Sir Edwin Yanes, at sa ating pong mga partners from DepEd, at ang ating pong mga pamilya dito sa LGU, maraming maraming salamat po sa programa nito, at napakalaki po na naitulong para gumaan mo ang pakiramdam ng lahat despite sa COVID-19 na pinagdaanan natin. Maraming maraming salamat po, PSC. Mula po sa bayan ng Pabugaw, Ilocos Sur, ito po ang inyong public servant, Edwin Cobabang. Maraming salamat po. As a project coordinator of the Larot Saya of Kapugaw, I would like to thank the PSC family headed by Sir William Ramirez for allowing our municipality to join this program. The Larot Saya program was relaunched early in April in our municipality. The program covers Zumba, Taekwondo, Volleyball, Football, and Athletics. So it is overwhelming to see happy and excited faces of young and adult individuals participating in the activities. So once again, thank you very much to the family of the Philippine Sports Commission. Ako po si Attorney Austria, kasalukuyang acting sports director ng lungsod ng Puerto Princesa. Kami po ay nagpapasalamat sa programang binigay sa amin ng Philippine Sports Commission. Ito po ay yung Larot Saya na po saan ay nagdulot ho ng napakalaking impact sa mga kabataan at pamilya ho ng mga taga-Puerto. Nagkakaroon ho kami ng activities, sports activities, different sports activities sa balayong part po namin at kung saan doon ho ay nagbubuklod-buklod ang mga pamilya tuwing Sabado at Linggo po. Alam po natin na halos 2 taon din na tigil ang mga sports activities, kaya sabik na sabik ko ang mga kabataan
sampu ng kanilang mga pamilya ang lumabas at makapaglaro. Naiiwas po natin sa mga bisyo, sa sobrang gamit na ho ng mga gadgets, yung mga kabataan. Ngayon ay pinapawisan sila, masaya po sila. At naiintroduce namin yung mga sports, different kinds of sports sa kanila. Kaya muli ho, in behalf of the city government, sa pangunguna po ng aming mayor, Mayor Lucido Bayron, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa Philippine Sports Commission sa programa tong kanilang ibinigay sa amin. Ito po ay yung Larot Saya. Maraming salamat po sa inyo lahat. We have heard testimonies on how exciting and fun-filled this program is. Moving on, we would like to have a glimpse about play therapy from no less than Ms. Risa Nam. Risa Nam is a licensed psychologist with a private practice in the Ateneo Bulacan Center for Psychological Services. She is also a part-time of time faculty of the Department of Psychology in the Ateneo de Manila University and the University of the Philippines. She works with children, adolescents, and family providing therapy and parenting services. She conducts workshops or basic playing therapy and advocates for the rights of the Filipino child. So let's talk about play. What is play? I don't know about how we understand play. Baka para sa atin, ano ba ang play? Parang ano ba yon? Basta ba nagba-basketball lang ako, play ba yon? Kailangan ba na may board games or may gadget? Is that what is called play? But I think what we have to understand that play is more than that. There is a bigger picture of what play is. Play is a natural way of being. You don't need to teach a child to play. Hindi po ba? Napansin ninyo? Iwan lang yung bata sa tabi. Bigyan lang ninyo ng lapis. Bigyan lang ninyo ng kahon. Bigyan lang ninyo ng chalk. Anong gagawin ng bata? The child will naturally find its way to expressing himself. And that is the natural language of children. It is to play. Play comes so naturally even before they speak. Even before they learn to walk. Even before they learn to write, playing is so natural for children. Play is essential for a child's total development of his being. Bakit natin nasasabing total development? Because when a child plays, the play engages the holistic development. And this includes physical, intellectual, social, emotional, and even psychological. Nakikita natin na pag naglalaro sila, it develops their gross motor and their fine motor skills. It develops their ability to coordinate their eye, their hand, their bodies, the movement, the balance. At the same time also, it is intellectual because it promotes for children how to do timing, how to observe, what is their strategy to play. Kung tatayo sila dito, what is going to happen? They're learning how to do critical thinking, logical thinking, and analytical thinking. It's also social. It promotes social development because they need to relate to other people. Kailangan nilang mabasa kung ano ba yung feedback ng kanilang kalaro. Yung kalaro ba nila parang natutuwa or napipikon sa kanila? Or are they able to strategize? Are they able to interact well? Pag natatalo sila, are they also able to regulate their emotions? Kasi minsan nakikita natin ang mga bata pag natatalo, napipikon. And they give up. They don't want to play already. So eventually, as they continue to play, natututo sila that, you know, pag naglalaro, you know, there will be a winner, there will be a loser. And what can we do better para manalo tayo next time? So that's where play is also very helpful when it comes to their social development. And as I said, pati yung emotional development nila. Paano nila i-handle yung pagkapanalo or pagkatalo? Or how is it that they can handle their emotions when a teammate will encourage them? Or on the other hand, a teammate will tell them, kasi natalo tayo kasi ito ginawa mo eh. So, siyempre, mapapaisip yung bata.
What can I do better? Para paano mananalo tayo dito? And also for them to value the play and to continue playing in spite of these setbacks. And lastly, psychological. Kasi nakikita nila na pag naglalaro sila, nagkakatuwaan, masaya sila. And pag naglalaro, kahit papano nakakalimutan nila ang problema. And of course, play is just a natural way, a child's natural way of being. So next slide. So ang sabi nga natin, no, play is the highest expression of human development, for it alone is the expression of what is in the child's soul. And in field play, we really promote play because ang play, ang nasabi nga natin, play is a child's natural way of expressing himself. Pag naglalaro ang bata, hindi mo na kailangan turuan. Kusang lumalabas yung pagiging mapaglaro ng bata. And the value of play is that when they're playing, something internal or something that is inside of them is coming out. Whereas, you know, ang natural kasi sa mundo is a lot of people, like ang parents, ang teacher, you know, they're all imposing into the child the shoulds, what they have to do, ganun. Pero when children are playing, it allows them to express what is inside of them. What is inside of them is expressed out. So it includes their thoughts, their feelings, their ideas. And when this is promoted, when this is supported, this is where the therapy of play comes in, because it gives them value. It promotes the value of the dignity of the child, of the wisdom of the child. Pag naglalaro ang bata, normal yon, tama yung kanilang ginagawa, dahil ang paglalaro walang tama, walang mali. Pwede lang if it's an organized game, no? But when you give a child chalk and a carton, when the child is writing on the board, the child is in his moment of flow. Flow is a psychological term when the child is fully engaged in the activity. Yung kanyang five senses is fully engaged and the child is present in the activity. So when the child is very engaged, dito mo makikita na yung bata is just being himself. Child promotes the natural being of the child. And again, in play therapy, we promote authenticity in the child, na pwedeng lumabas yung kanyang totoong pagkatao, ang kanyang buong pagkatao. And also, the play allows, as I said earlier, the holistic promotion of all the dimensions of the child's development. Next slide. In this slide po, I just want to inform you kung ano po yung literature that tells us that play is not just play na parang maglalaro lang, hayaan mo na ang bata, or patahimikin natin ang bata, maglaro lang siya dyan. Pero the value of play, according to Jean Piaget, play is the children's means of making sense of their experience in order to make it part of themselves. Kung nakita natin, no, pag naglalaro ang bata, minsan para they're playing out what is in their mind. And it allows them to make sense of that experience. Yung bang paulit-ulit yung paglalaro nila? Siguro mga magulang, napansin ninyo, bakit yung bata pag nagpapakwento sa inyo ng storybooks? Bakit paulit-ulit yung bata? Ano? Halos mag-iisang daang beses na natin binabasa yung story, paulit-ulit pa rin yung bata. Natutuwa pa rin sila doon sa ending ng story or ng video. It's because it's a child's natural way of understanding how the world works. So they're trying to understand at their own pace, at with their own language, what is happening externally. So unti-unti ini-internalize nila yung mundo, yung kanilang pagkaintindi ng experiences, and then from there, they will accommodate. So accommodation is a term, according to Jean Piaget, na pilit nilang iniintindi. Secondly, by Jerome Bruner, he says, play, under the control of the player, gives to the child his first and the most crucial opportunity to have the courage to think,
to talk, and perhaps to be. Sabi nga natin, to play allows the child's natural expression. So kung hayaan natin silang mag-play, it gives them the courage to express themselves. Nagkaroon ng experience si Dr. Honey Karandang na during in one of our play therapy sessions, she met two children who came for play therapy. And laking gulat niya because when the children came, they just sat there at hindi sila makapaglaro. Bilang magulang, magugulat tayo because, you know, to play is the most natural. But why is it that these two children cannot play? And, you know, behind that, the reason is because the children went through some trauma. And behind the trauma, they were in a frozen state. Hindi sila makapaglaro. Ako din, no, bilang magulang, pag hindi ko nakikita yung mga bata maglaro, ako mismo matatakot kasi hindi to normal. Parang kung nagkasakit sila at hindi sila makapaglaro, minsan iniisip ko na lang na sana hindi sila may sakit, no? Sana makapaglaro lang sila. And I will be happy because this is a child's natural way to be, for them to express themselves. So I really agree with what Jerome Bruner tells us, that to play allows them to be. And lastly, Eric Erickson tells us that to play allows children to make sense of the world, which is an enormous task for young children. They're constantly at risk of being overwhelmed by events and feelings, especially, eto tayo, nasa pandemic tayo. And children do not understand, lalo na yung mga mas bata, no? Hindi nila naiintindihan, ano ba ang pandemic? Ano ba ho itong COVID? Ito ba yung lumulutang ng mga alikabok? But, you know, children do not understand what is so abstract. And they can really easily be overwhelmed by things that they don't understand. But play remains an indispensable harbor for the overhauling of shattered emotions after periods of rough going in the social seas. So to play out is the most natural self-healing method that childhood affords. So I emphasize, play is the most natural self-healing. Play remains an indispensable harbor for the overhauling of shattered emotions after periods of rough going in the social seas. So to play out is the most natural self-healing method that childhood affords. So I emphasize, play is the most natural self-healing. And tulad ng nasabi po ni Ma'am Celia, to engage in sports, to be more physical, to play out what is internal or what is inside them, it is self-healing because play is the highway for children to find their pace, to find their rhythm, to find their groove. Next slide. So kung ang kung nasasabi ko at nauulit ko lang po, no? Play allows children a safe psychological distance from problems and allows children to express their true thoughts and feelings in ways that are safe and non-threatening. Parang kung pag may problema, pag naglaro ang bata, dito nila makikita na parang pwede kong isantabi ang aking problema, yung mga what makes me anxious. Pag naglaro ako, mas nahahandle ko yung mga problema ko. Hindi po ba kayong mga magulang, kayong mga coach, kayong mga relatives, mga bata sa bahay, kayo rin po mismo, baka na-experience ninyo, pag may pinagdadaanan ho kayo. And instead of facing the problem head on, if you take a few steps back and you try to do a simple activity just for a short while. So it can be whether you go outside for a walk, maglaro lang muna kayo ng favorite game ninyo, o kaya mag-exercise ng panandali, house chores, as long as it's anything that you enjoy doing. Hindi po ba napansin niyo, mas mahinahon ho kayo. Mas hindi na kayo galit na galit, mas hindi na ho kayo yung nanggigigil. It's because when we are engaged in activities or playing, it allows us, are the things that cause us to be anxious.
and we are able to feel safe and not be threatened as a therapeutic tool so that children can cope with personal difficulties and challenges. And this is what's behind field play. Now, it is not just playing, but there is therapy involved or behind play. Why do we play? Why is it that children need to play? So, ito po, no? Play is a way for people to have a cathartic release of their pent-up feelings, whether it is your sad about being judged or process what happens in the playroom to the outside world. So, tulad rin ng playroom, yung sports that the PSC is trying to promote here. Kung when they're doing physical activities, like tulad ng napakita natin sa video, no, pag naglalaro ang bata, and we employ the therapeutic value of play in the spirit of play, then we will also allow them to have that momentary cathartic release of some emotion. So, sabihin natin sa bata, no, kapag naiinis sila sa kapatid nila dahil napipikon sa paglaro, sabihin natin, o sige, gusto mo bang sa labas muna tayo, let's play football. Yung, let's just kick the ball, tapos i-hit natin yan against the wall. Okay, let's do that 10 times. So, you know, after the 10 times na nagsisipa yung bata, na ilabas na niya yung, kumbaga, pag pinagbawa, an emotion behind the child, and we allow the child to express it. Hindi natin sinasabing, bawal yan, huwag kang magalit sa kapatid mo, ano ka ba? Kapatid mo yan, ate mo yan, huwag kayong mag-away, to release, to acknowledge the pain. A second one that makes play therapy healing is when children are engaged in play, there is some form of wish fulfillment. Just like in a dream, that hindi po ba kapag ang child naglalaro tulad ng blocks, you know, block building, patong-patong, sasabihin nila, dito, ako yung prinsesa, tapos susuot ako ng magandang damit, ganito. And in that, their wishes, what are their dreams for themselves, it may not be, you know, again, because it is very cathartic, it makes the child feel empowered to be creative, of power. Tulad ng nasabi ko in the earlier slide, because of the wish fulfillment, that they can be anyone that they wish to be, or they can do any versus always having the mentality that they are weak, that they are the victim, they are helpless, or that they are failures. In the play therapy na ginagawa namin, you know, children can enact that at first talo sila sa paglalaro. So may dalawang soldiers naglalaro. And then tuturuan niya para gumaling siya. Tapos sa susunod na maglalaro, mananalo na siya. So in this playing out of the activity, the child is able to magagawa siya ng paraan. So it gives children a sense of power. They're able to also be cathartic, developing their sense of competence, to be hopeful, to value their abilities. Eventually, they can develop their self-worth. This is really the value, the belief that they matter, that they are important, and that they are good enough, or they are good at things. And if we continue to acknowledge, to affirm them, bigyan sila ng oras sa paglaro, naiisip nila, or ballpen, or yung mga lumang crayons, at nagsusulat sila doon, or bigyan sila ng pinaglumaang bola, yung lumang ping pong paddle, Mama, o kaya kong maglaro ng yung ping pong na hit ko siya ng 2 times. Kahit sabihin natin 2 times lang, pero para sa bata, ang laking bagay na noon. Na hit na niya yung ping pong 2 times versus na hit ko yung ball ng 2 times. So, tayo bilang magulang, bilang mga coach, we are here, we can promote their self-worth by being very supportive, by being positive. To see the positive, to see the effort, to see their competency, their abilities, and, you know, to develop their sense of empowerment. Okay, next slide. Another way that play therapy is very healing and very therapeutic for children, it's because it makes the child see beyond what is.
that they can go beyond and to hope and to dream. Parang pag naglalaro sila, sasabihin nila, ako naman bida. O kaya, gusto ko ako yung captain. Ako yung captain dito sa team natin. O ito gagawin natin, ha? So, you know, they're able to hope to take in certain roles as they play. And, you know, as they play team by team, na pag nanalo sila, kahit na better, they can improve their play. Thank you very much to all our guests. Time is up for this week's Rise Up Shape Up episode. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. Thank you everyone for your support. Rise Up Shape Up is brought to you by Philippine Sports Commission, Women in Sports. Again, this is your host, Dave. Have a marvelous day, everyone! Rise up and shape up.